Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga tagapakinig sa channel na ito. Ganoon na din po sa inyo, Sir Mark. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Dodong. Edad 49 na sa taong kasalukuyan at nakatira dito sa isang baryo ng Kapis. Itong aking kwentong ibabahagi sa inyo, mga kasandata, ay sarili kong karanasan kasama ang aking mga kaibigan sa isang sityo. Matagal na panahon na nang nakalipas. Naganap ang mga pangyayaring ito dekada 90. At itong mga panahong ito ay nagtatrabaho ako sa isang pamayanan. Kasama ang aking mga kaibigang, itago na lamang po natin sa pangalang Romeo at Norman. Araw ng kapiestahan sa isa sa mga kasama namin sa trabaho noon. Kaya naman inimbitahan kami nitong magtungo sa kanilang sityo. Talaga bang iniimbitahan mo kami, pre? Paniguradong tanong ng kaibigan kong si Norman. Hindi kasi kami makapaniwalang inimbitahan kami ng katrabaho naming si Marlon. Hindi kasi ito palakibo sa trabaho at hindi nakikipag-usap kung hindi naman kinakailangan. Kaya nga ang tawag sa kanya ng karamihan ay weirdo. Oo nga mga pre, iniimbitahan ko kayong pumunta sa bahay namin. Nakangiting tugon niya. Ayon pa nga sa kanya, nagsabi umano siya sa kanyang inang may iimbitahan siyang mga kasamahan sa trabaho. Kaya nagluto ng maraming putahe ang kanyang ina. Ano na mga pre, asahan ko yan ha, bukas pupunta kayo sa bahay. Nakangiting ulit pang wika sa amin ni Marlon. Tumango naman kaming magkakaibigan at sinabing makakaasa siyang darating kami. Sabihin niya lamang kung saan siya nakatirang baryo at pupunta kami bukas pagkatapos ng trabaho. Sabay na tayong pumunta sa bahay namin, baka kasi maligaw kayo eh. Sabi pa niya. Ha? Sige, ikaw ang bahala. Ayos lang naman sa aming sumunod sa bahay mo. Baka kasi matagalan kami at mainip ka. Uuwi pa kasi ako sa bahay para magpalit ng damit. Sabi ko pa sa kanya. Ngumiti naman itong katrabaho naming si Marlon at nagwikang ayos lang na hintayin niya kami. Hindi naman raw siya mainiping tao. Ang nais lang niya raw talaga ay makilala kami ng lubusan at makipagkaibigan. Kaya naisipan niyang imbitahan kami. Nang sumapit na nga ang araw ng usapan namin, alas 5 na ng hapon kami nakalabas sa trabaho. Kaya naman nagmamadali na akong umuwi sa bahay at pagkatapos ay nagkita-kita na lamang kami sa sakayan. Nang makumpleto na kaming magkakaibigan, ay kasama na kami ni Marlon patungo sa kanilang sityo. Sa paglipas ng mahigit kalahating oras, ay napapansin kong tila ba naiinip na ang mga kaibigan ko at ang dalawang babaeng katrabaho kong sina Mayet at Lorena. Tol, malayo-layo pa ba ang bahay niyo? Pangungulit na tanong ni Romeo. Tumango naman ang katrabaho naming si Marlon at sinabing may kalayuan pa ng bahagya ang kanilang sityo. Pero wag umanong mainip ang kaibigan ko dahil tiyak na darating kami sa kanilang bahay bago pa mang tuluyang sakupin ng dilim ang kalupaan. Lulan ng tricycle, Sir Mark, ay bahagya ko pang sinilip ang mga nadadaanan naming gilid ng kalsada. Dahil sa tila ba papalayo na kami ng papalayo sa mga kabahayan at pawang mga talahiban at mga matataas na puno ng nyog at sagingan na lang ang aking nasisilayan. Napansin kong napabuntong hininga ang kaibigan kong si Romeo. Kaya naman tinanong ko siya kung ayos lang ba siya. Hindi ko alam, tol. Bigla kasi akong kinabahan. Parang may hindi magandang mangyayari sa atin. Tugon niya
at napabuga pa ng malalim na paghinga. Ano ka ba? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Baliw talaga to eh. Nananakot pa. Bulalas kong wika at pabirong binatukan sa ulo. Seryoso nga ako, tol. Simula nung umalis tayo, kinabahan na talaga ako. Saad pa niya at napapunas pa ng kanyang pawis sa noo. Natawa na lamang ako at maging sina Mayet at Lorena ay natawa na din. Batid ko namang hindi narinig ni Marlo ng pinag-uusapan namin. Dahil naroroon ito sa labas ng tricycle, sa likuran ng driver na kaupo. Nakakahiya kasi kapag narinig niya, baka mamaya aakalain niyang nagdadalawang isip kami o kaya ay napilitan lang kaming pumunta sa kanila. Napawi lamang ang ngiti ko nang matanaw kong mukhang malapit na kami sa sityo. Maya-maya pa nga ay huminto na ang aming sinasakyang tricycle. Kaya bumaba na kami at iniabot na ang bayad sa driver. Noong nagbabayad na ako, ay nababanaag ko sa driver ng tricycle na para bang may nais itong sabihin sa akin. Kaya lang ay parang nag-aalangan itong magsalita. Dahil sa titingin muna ito sa katrabaho ko at titingin na naman sa akin. Hanggang sa tinawag na nga ako ni Marlon. Dahil nag-umpisa ng maglakad ang mga ito papasok sa sityo. Noong makapasok na kami sa sityo, ay bumungad sa amin ang napakalansang amoy na sumasabay sa ihip ng hangin. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Napadura pa ng laway sa lupa. Pagkatapos ay nagpatuloy na kami sa paglalakad. Ang baho naman dito. Ano bang klaseng lugar to? Dinaig pa ang sementeryo at katayan ng karne. Bulong ni Mayet sa sarili at hindi ito nakaligtas sa pandinig ko. Sinaway ko siya at sinabihang huwag maingay dahil nakakahiya sa katrabaho namin. Baka mamaya ay marinig siya nitong nagrereklamo. Eh sa totoo naman talagang mabaho dito. Anong magagawa ko? Iritang wika nito. Kahit na, alam mo namang dayo lang tayo dito sa sityo. Kaya maghinay-hinay ka sa mga sinasabi mo. Baka may makarinig pa sa'yo. Pabulong kong sagot sa kanya. Sumimangot naman si Mayet at nagwika ng, akala ko ba may piyesta dito ngayon? Bakit wala man lang akong nakikitang nagkakasiyahan? Sasagot na sana ako nang sa pagpapatuloy naming paglalakad ay may nasilayan akong mga taong abalang-abala sa kani-kanilang bakuran. May mga hawak pang mga naglalakihang kawali ang mga ito at may mga hawak pang kutsilyo at tinititigan kami ng matalim na para bang may nagawa kaming kasalanan sa kanila. Bilisan na nating maglakad. Malapit na tayo sa bahay namin. Rinig kong wika ni Marlon. Kaya naman binilisan pa namin ang paglalakad. Hanggang sa makalipas ang ilang minuto, ay napadako na kami sa dulo ng sityo. Maya-maya pa, ay may natanaw kaming bahay na hindi naman kalakihan. Pagkapasok namin sa bakuran, ay sumalubong sa amin ang ina ng katrabaho namin at magiliw kami nitong pinapasok. Mabuti naman at hindi kayo inabutan ng dilim dyan sa daanan, anak. Wika pa ng ina ni Marlon habang naghahanda ng pagkain. Matapos makapaghanda ng pagkain ng ina ni Marlon, ay inaya na kami ng katrabaho namin kumain na. Para mamaya umano pagkatapos kumain ay mag-iinuman na kami. Dahil sa nakaramdam na ako ng gutom, ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at agaran nang nilantaka ng mga masasarap na pagkain na kahain sa pagkainan. Makalipas ang ilang sandali,
Noong malapit na kaming matapos kumain, ay may narinig kaming napakalakas ng lagabog sa bubungan. At pagkatapos ay nagpagulong-gulong yun at bumagsak sa likuran ng kanilang bahay. Kaya biglang napatayo kaming magkakaibigan dahil sa pagkagulat. Teka, ano ang ingay na yun? Bulalas kong tanong. Huwag nyo nang pansinin ang ingay na yun. Nyog lang yun na nalaglag mula sa puno. Wika pa ni Marlon at itinuloy na lamang umano namin ang pagkain. Ah, ganun ba? Maiksing tugon ko sa kanya. Muling naupo na lang kaming magkakaibigan at itinuloy na ang pagkain. Habang ipinagpapatuloy namin ang pagkain, ay napapaisip ako kung bakit wala man lang silang ibang bisita bukod sa amin. Isa pa, hindi ba't piyesta sa sityo nila? Bakit wala akong napansing may mga taong palakad-lakad sa daanan kanina? Ilan lang yan sa mga katanungang tumatakbo sa aking isipan ng mga sandaling yon. Matapos naming kumain, ay pumunta na kami sa sala para mag-inuman. Noong mag-inuman na kami, ay muli na naman kaming nakarinig ng malakas na kalabog sa bubungan. Subalit sa pagkakataong yun, ay nakarinig rin kami ng mahihinang huni na kung anong nilalang, na parabang bumubulong na lamang yun. Medyo iba na talaga ang nararamdaman ko ng mga sandaling yun, Sir Mark. Gawa ng pakiwari ko, ay may hindi na tamang nangyayari sa sityong yun. Sa kadahilan ng sunod-sunod na huni o pag-angil ang narinig namin sa labas ng bahay. Nakita kong hindi magkanda o gaga ang mga magulang ni Marlon. Bit-bit ang baril na eskupita at buntot ng pagi. Teka lang pre, may problema ba sa labas ng bahay nyo? Tanong ko kay Marlon dahil nakita kong panay ang silip ng kanyang mga magulang sa siwang ng bintana at mukhang may sinisipat ito. Nakaramdam na rin kami ng kakaibang presensya sa labas ng bahay, Sir Mark. Yun po bang parang may ibang tao ang nasa labas ng bahay na nakaabang? O kaya sa madaling salita, ay may nakaabang na panganib sa labas? Nakalanghap na rin ako ng amoy na malalansang dugo na parabang nasa palengke ka. Yung amoy ng preskong dugo ng mga kinakatay na hayop. Ganoon po ang aking naaamoy nung mga panahong yon. Punyemas talaga ang mga aswang na yan ha. Hindi na nila ako ginagalang. Rinig kong sambit ng ama ni Marlon. Kaya naman nagkatinginan kaming magkakaibigan at kapwa nang laki ang mga mata. Takti talaga. Mukhang marami ang nakakaalam na may mga bisita tayo dito sa loob ng bahay. Huwag lang talaga silang magkakamali at sisiguraduhin kung wala akong ititirang buhay sa kanila. Inis na wika ng ama ng katrabaho kong si Marlon. Maya-maya pa, ay bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na pag-ungol ng isang napakalaking hayop sa labas ng bahay. Kaya hindi na namin napigilan pang makiusyoso at naghanap na din kami ng kanya-kanyang butas sa dingding ng bahay. Yari lang kasi sa kawayan ang dingding kung kaya't paniguradong may mahahanap kaming siwang. Noong nakahanap na nga ako ng butas, kaagad na akong sumilip upang makita ko kung ano ang nangyayari sa labas. Nang sa walang ano-ano'y, halos takasan na ako ng kaluluwa nang masilayan ko na ng tuluyan ang buong pangyayari sa labas ng bahay, Sir Mark. Dahil sa kitang-kita ng aking mga mata, ang mga nakakakilabot na nilalang na nasa labas ng bahay. Nangangalumahid ng langis ang buong katawan nila. Buhaghag ang mga buhok at nagtataasan na animoy kasing tigas ng alambre. Namumulang nagbabaga ang mga mata sa dilim.
Napapalibutan ng mga mahahabang balahibo ang buong paligid ng mukha at walang humpay ang pagdulo ng laway ng mga nilalang na nasa labas. Umalis na kayo rito kung ayaw niyong magkagulo tayo. Batid kong alam niyo ang kasunduan natin, kaya sana'y huwag niyong malilimutan yun. Sigaw ng ama ni Marlon. Hindi ko na napigilan pang mangilabot at magtaasan ng mga balahibo ko sa batok. Maging ang mga kaibigan ko, ay nakikita kong nangangatog na ang mga ito dahil sa labis na takot na nararamdaman. Ayaw niyo talagang makinig? Gusto niyo talagang sirain ang kasunduan? Maghintay kayo sa labas! Galit na wika ng ama ni Marlon at pinaghampas sa ere ang buntot ng pagi. Sa bawat paghampas nito sa ere, ay naririnig kong umaatungal ang mga nilalang sa labas ng bahay at tinatakpa ng kanilang mga tenga at napapaatras ng hakbang. Lalabas na sana ang ama ni Marlon nang bigla itong pinigilan ng kanyang ina at sinabihang hindi niya kakayanin ang kung sakali mang makikipagsagupa sa kanya. Marlon, kunin mo ang goma sa kusina at magsunog ka't itapon mo sa bakuran. Magmadali ka! Utos ng kanyang ina. Kaagad namang tumalima ang katrabaho namin. At pagkabalik nga ay may bitbit na itong gulong ng bisikleta. Ginupit-gupit niya yon, kaya naman nagpresenta na kaming tumulong. Nang sa ganoon ay mas mapadali na ang kanyang ginagawa. Matapos naming maggupit ng goma ay sinindihan niya yon. Pagkatapos ay binuksan ng bahagya ang bintana at inihagis sa bakuran ang nagbabagang goma. Ganoon na rin ang ginagawa naming magkakaibigan. Samantalang ang mga magulang naman ni Marlon ay nagpausok rin ng kamangyan na sinamahan pa ng balahibo ng manok at balat ng itlog. Pagkatapos ay nilagay sa pintuan ng bahay. Galit na galit nang nagsisipag-atungal ang mga nilalang sa labas ng bahay. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh? Dapat hindi na tayo tumuloy dito. Kinakabahang wika ni Romeo. Baliw ka ba? Ngayon ka pa magsalita ng ganyan. Kung kailan nandito na tayo, hindi makakatulong yung pagsasalita mo. Tumulong ka rito. Maggupit ka pa ng goma. Paubos na yung sinindihan ni Marlon. Dalian mo! Sambit ko pa sa kanya. Agaran namang sumunod si Romeo, habang ang dalawang kasama naming babae naman ay panayang pagpaypay sa kamangyan para hindi mamatayan ng apoy. Naglagay naman ng mga pangontra sa buong kabahayan ang ama ni Marlon. Pagkatapos ay inutusan kaming pumasok na sa loob ng silid ni Marlon. At sila na daw ang bahala umano doon. Ho! Pero... Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin dahil hinatak na kami ni Marlon at iginaya papasok sa loob ng silid tulugan nito. Teka lang pre, dapat hindi natin iwanan sa sala ang mga magulang mo. Paano kung may mangyari sa kanilang masama? Bulalas kong tanong kay Marlon. Huwag kang mag-alala pre, walang mangyayaring masama sa mga magulang ko. Isa pa, hindi sila gagalawin ng mga aswang dahil may kasunduan ang aking mga magulang at ang nakatataas na namumuno ng mga aswang na naninirahan dito sa sityo. Mahabang paliwanag niya. Sityo? Teka lang, ano bang pinagsasabi mong naninirahan sa sityo? Tanong ko sa kanya dahil naguguluhan na talaga ako. Doon nga ay nagkwento sa amin si Marlon. At ayon nga rito, isang albularyo ang kanyang ama. At minsan nang iniligtas nito ang anak ng nakatataas sa mga aswang. Kung kaya't simula nang mailigtas nga ang anak ng aswang, ay nagkaroon ng kasunduan ng magkabilang panig, na hindi na mambibiktima pa ng mga tao ang kanilang sityo
at sa karatig lugar ng mga aswang. Bagkos ay maghahanap na lamang ang mga ito ng mga ligaw na hayop sa kagubatan at yun ang gagawin nilang pagkain. Gusto ko nang umuwi. Ayoko na rito. Mangiyak-ngiyak na wika naman ni Mayet. Pasensya ka na, Mayet, kung ganitong sitwasyon ang nadatnan nyo. Hindi ko naman kasi alam na mangyayari ito. Ang akin lang naman, gusto kong makipagkaibigan sa inyo. Kaya ko kayo inimbitahan dito sa bahay. Kaya lang ay ganito pa ang naranasan nyo. Malungkot na wika ni Marlon. Ano ka ba? Wala yun. Wala namang may gusto sa mga nangyari. Sinundan naman ng wika ni Norman. Hayaan mo't bukas pagsikat ng araw ay ihahatid ko na kayo kaagad sa bayan. Huwag lang ngayon kasi gabi na at may mga nilalang rin sa labas ng bahay. Mapapahamak kayo. Sambit pa ni Marlon. Oo nga naman, Mayet. Mag-isip ka nga. Kita mong may mga aswang sa labas ng bahay. Wika pa ni Norman. Inirapan naman ni Mayet si Norman at napahalukip-kip ng mga tuhod at naupo sa sulok. Maya-maya nga'y tumahimik na ang buong paligid at sa tingin ko'y umatras na ang mga aswang. Kaya naman nakahinga na kami ng maluwag at napaupong pasalampak sa sahig. Dahil sa pakiramdam ko ay hapong-hapo ang buong katawan ko ng mga oras na yon. Kinabukasan nga, pasikat pa lamang ang haring araw, ay agaran nang inihatid kami ni Marlon lula ng tricycle ng kanyang tiyuhin. Nung makarating na kami sa paruroonan, ay panayang paghingi niya ng paumanhin at nakiusap na sana'y walang makakaalam tungkol sa nangyari. Nangako naman kaming magkakaibigang walang nakakaalam sa mga nangyari. At isa pa, ay makakaasa siyang hindi magbabago ang pagtingin namin sa kanya. Matapos nga ang pangyayaring yun, Sir Mark, ay mas lalo pang naging malapit sa amin si Marlon. Naging kaibigan na rin namin ito. Palagi na naming kasakasama saan manggala ang aming pupuntahan. Hanggang sa lumipas na nga ang mga panahon at nagkanya-kanyang asawa na kaming magkakaibigan at nagkawatak-watak na. Wala na akong balita pa kay Marlon kung saan man siya naroroon. Samantalang ang iba ko namang mga kaibigan ay paminsan-minsan ay nagkikita kami. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Mark. Sana ay mapili po ninyong basahin sa inyong YouTube channel. Maraming salamat po.